Shakuri Stevenson may reaksyon sa bakbakan ni Bitter Biev versus Dimitri Bivol. Sinabi ni Stevenson, "Bitter Biev is a killer for sure, but I'm still taking Bivol. Hit me when the fight is close, I'm taking all bets." Mas pabor pa rin si Stevenson kay Bivol. Handa raw tumaya ng malaking halaga. Mas tiwala si Stevenson sa kalidad ni Bivol dahil mabilis ito at may footwork. Samantala kay Bitter Biev, advantage naman niya, maganda ang timing, accuracy at may power. Pero sa skills mga tol, mas tiwala si Stevenson kay Bivol. Sa ibang banda, harapan ni Francis Ngannou at Anthony Joshua sa London. Maswerte itong si Ngannou kahit baguan sa professional boxing, dalawang top fighter agad ang nakalaban. Nauna pa kay Tyson Fury at ngayon ay susunod si Anthony Joshua. Maglalaban sa loob ng 10 rounds sa darating na March 8. Sinabi ni Francis Ngannou gusto niya subukan kung gaano kalambot ang panga ni Joshua. Alam daw ni Ngannou mga tol na baguan pa lang siya sa boxing kaya mahirap ang isang kagaya niya na makipaglaban sa isang champion or former champion. Pero gagawin daw niya ang lahat para magawa ang imposibleng bagay. Kung matalo daw niya si Joshua, siguradong maganda ito sa kanyang karir. Kaya todo training ngayon si Ngannou, marami daw siyang itatamang pagkakamali mula sa naging laban kay Fury. Sa ibang banda naman, Teofimo Lopez may prediksyon sa bakbakang Lomachenko versus George Cambosos. Hindi lang daw ito matapos sa stoppage, kundi magmukhang amateur pa si Cambosos. Ibang boxing daw ang magagawa mo kung isang Lomachenko ang kalaban. Mararanasan daw yan ni Cambosos sa mismong laban. Kaya good luck na lang daw kay George Cambosos dahil makakaharap niya ang isang pinakamahirap na kalaban sa lightweight division. Matatandaan mga tol, natalo si Lomachenko laban kay Teofimo Lopez. Pero may shoulder injury si Lomachenko at naoperahan agad sa balikat matapos ang laban. Muling nagbalik si Lomachenko upang agawin ang apat na belt ni Devin Haney. Ngunit nabigo ulit si Lomachenko. Marami ang nagsasabi na dapat tabla ang laban o kaya panalo si Lomachenko. Marami ang nadismaya kay Haney dahil deserved daw ni Loma ang rematch pero hindi na pinagbigyan. Sa ibang banda naman, mukhang lumalabo na po ang laban ni Casimero kay Inoue. Kung tignan sa ranking mga tol, binaba nila ang pwesto ni Casimero. Tulad sa IBF, mas mataas si Marlon Tapales at Wonderboy Martin. Magkakasunod silang tatlo dyan, 4, 5 and 6. Sa WBC naman, binaba si Casimero sa number 8 at number 3 si Marlon Tapales. Pero sa WBO, number 4 pa rin si Casimero. Kaya kailangan ni Casimero manalo ng impresibo o kaya tatlong laban sa isang taon para mapanatili ang mataas na posisyon.